Ay, congratulations din pala sa aking baby boy. Congrats! Si Puto Bumbong? Hindi, hindi naman si Puto Bumbong. Si sa aking bagong baby boy. Nabalita akong graduate siya. Wow! Congratulations! Sana makatapos ang pag-aaral. Gumraduate na nga daw eh. Hindi, Malik, it's sa kolehiyo. Kasi baka senior high school. Ay, baby boy yun. Kasi, umas. Si pero parang mali yung sinasabi niyo. Bakit? Sa basketball siya gumraduate. Basketball pa? Hindi ko mag-gets. Bakit? Eh, naka-anim na pa. Naka-anim na pa. Kaya parang sabi gumraduate daw eh. Congratulations! Makaloka ka, Joss. Nakaloka ka talaga. Ew, ew. Oh, no. Together. Ako nakakilig naman yung mga yung mga proposal na iyan. Diba? Oo, naramdaman ko iyan. Ah, mamalik ito, OG. Hindi nyo naramdaman yan? May nag-propose din sa'yo. Ay, o, ikaw ang nag-propose. Ay, hindi. Lalaki talaga. Ito na nga. Oh. Eh, sinama ako ng boyfriend ko sa court. Oh. Ako, kasama yung kanya mga barkada, yung mga teammates niya. Oh. Nakapalibot. Oh. Nagpapalakpakan. Oh. So, ako naman, parang, hindi ko malam kung anong plano nila sa akin. Wow. Oo, tapos yung boyfriend ko lumapit sa akin. Oo. Mangiyak-iyak dito, OG. Oo. Okay naman, ito na. Oo. Tapos malapit na, lumuhod! Oh my God! Sabi ko, Diyos ko po, ito na! May kinuha sa bulsa! Ha? Ano? Diyos ko, ako naman kilig na kilig. Diyos ko, pinapawisan ako dito, OG. Parang gusto ko umiyak, hindi ko alam kung ready ako. Ano yun? Ano yun? May pinuno siya sa bulsa, tapos ibinigay niya sa akin! Oh my God! Tapos, ito, palagyan daw ko, Diyos ko. Oh, oh, oh. E di binuksan ko. Oh. Nung pagbukas ko, sinampal ko talaga sa kanya. Nakagalit na rin ito, sinampal ko talaga sa mukha niya. Sandali, bakit? Bakit? Ano ba yung nakuha mo? Solicitation letter! Ano di mo niyo talaga yung mga yan? So, wala nang ginawa ko daw. Hindi nga nang ginawa. Kami ang group, ganyan-ganyan. Nakikinatulong para sa lamang. Chinato ko ni Maine Mendoza kanina. Ah, talaga? Oo. Talaga? Sabi niya, "Uy, ikaw kaya nagpunta sa kasal ko." Ay, oo, ako nga. Congratulations sa inyo, ha. Best wishes. Buti ka po, ano, in-invite ni Maine. Oo. Si Loy. Ando na ako, ando na siya, eh. Naunahan ko si Loy. Ang taray mo. So, nakarating ka pala. Hindi tayo nakita. Yun nga. Sinabi ko kay Maine, nandun ako sa kasal niya. Ay, eto na nga. Nag-text back siya. Oo. Oh. Sabi niya, "Ha? Sino nag-invite sa iyo?" Tira mo pala. Nandun siya, pero hindi siya invite. Kasi ko lang naman mga salat dito. O, siyempre, bigatin niya. Ilusyonado ka din. Gay flasher. Wait, kanina na pag-usapan ninyo kung ikakasal si Julia kay Gerald. Hindi pa naman. Kunwari lang yun. Oh, hypothetical. Hypothetical question. Yes. Ah, dahil naalala ko yung lola ko. Bakit? Oh, eh, lagi-lagi nila ang sinasabi sa akin na kung kailan daw ako magpapakasal. Oh. Eh, andan ko naman daw manliligaw. Oh. Bakit daw sa dinami-dami na manliligaw ko, eh, wala pa ako napapakasalan. Wala daw ba ako napipisil? Oh. Eh, sabi ko, meron naman. Oh. Kaso eh, ako ay sinampal eh. Ay, bakit? Eh, pinisil ko sa itlog. Ha? Napakaloka talaga sila sa ilalim ng ayon. Ako, dami nga din lang naman napapag-usapan yung favorite teacher na iyan. Oh. Oh, nagbalik tanong na naman sa akin yung aking teacher. Oh, bakit? Ay, naku, parang mga ganyan, may mga favorite teacher. Kung naman, baka naman hindi ka favorite kasi palpak lahat ng ginagawa. Hindi, naku, halata-halata Tito OG nung subject namin sa math. Tinanong. 2 times 3. Oh. Eh, sumagot naman yung kaklase ko matalino. Oh. Sabi, 6. Oh. Very good. Oh. Diyosa, kung 2 times 3 equals 6, 3 times 2.
Sabi ko, ayun tayo, ma'am eh. Kapag ka madali sa kaklasiko, pag nahirap sa akin. Kaga? Binaligtad lang yun. Binaligtad yun lang. Hindi sa kanya 2 times, 3 times, 3 times to. Parang mas mahirap yung sa akin. Ayan tayo, Jose. Lumulusot. Ayan, transfer pa naman ako. Pero Tito Oji, naalaala ko nung una kong shooting, sabi mo sa akin, batiin ko lahat ng mga staff, ng mga artista, nakakapagod. Bakit? Eh syempre, ang dami pala nung time na iyon. Diyos ko, bumeso ko nung bumeso sa lahat. From artista, from staff, sa mga cameraman, sa mga extra. Diyos ko, bumeso ko nung bumeso. Pagod na pagod ako. Binati ko lahat. Pati yun ang bilin ni Tito Oji. Ba't naman bineso mo naman lahat? Bati lang yung sabi sa'yo. Bati lang. Ito naman. Eh, nakakaloka kasi si Jos. Pati daw yung driver ng isang artista. Sabi kasi, batiin mo. Ito naman. Literal! Ito yung gagawin sa'yo, Jones. Ikaw ba may mga ganyang pangyayari? Yung hindi ka mag-ano sa mga matatanda, hindi ka bumabati or ano? Ay, hindi po. Wala po ako experience na ganyan. Pero gusto kong pagsabihan yung tinutukoy ninyo sa blind item na yan. Na dapat marunong siyang gumalang sa matatanda. Oh. Ano po pa rito nang alaman po ako, Tito Oji? Nami nakasabay ako sa bus. Isang lola nakatayo. May tungkod, may dalang bayong, mga gulayeng. Hirap na hirap sa pagbibitbit. Papaupuin ko sana. Kaso naunahan ako ng isang lalaki. Naaawa siguro sa matanda. Pinaupo yung matanda, yung lola. Biglang nagsigawan ang mga pasahero. Manong, manong, bakit yung pinaupo? Manong, bababa na kami. Manong, manong. Sandali, ang bastos naman nila eh. Matanda yun, dapat paupuin nila yun. Oo, matitataka sila, nagagalit sila. Bakit mo pinaupo yung matanda? Bakit mo pinaupo yung matanda? Pati ako nagalit na rin. Hindi, ano ba yun? Budolero? Mandurukot? Hindi, Tito Oji. Oo, yun naman pala eh. Diyos ko, mga ilang taon yan? 80, Tito Oji! Oo, dapat paupuin talaga. Isang pasahero? Mano, bakit mo pinaupo yung matanda? Sino kayo na magmamaneho? Driver! Tito Oji! Gagod! Paano mo nagkaroon ka ng abs? Eh sabi ko sa tatay, dati nagbe-belly dancing ako. Kala na lang pinakakupara ako ka. Belly dancing ako! Ikaw ba may mga ganyang ka-eksena sa buhay? Yung nanay ko. Nanay mo, bakit? Oh, parang gusto ko na rin idulog kay ano, kay Chuck Roberto, ipagdasal. Bakit? Ang nanay ko ay number one silosa. Kahit manok ng tatay ko ay pinagsisilosan. Ano? Pinagsisilosan niya, gusto na nga makipaghiwalay dati. Dahil laki na lahat manok ang inaatupag mo. Wala ka ng panahon para sa pamilya mo. Kasi selosan talaga ako dyan sa manok mo. Ay, sumukot yung tatay? Grabe ka naman! Manok yan! Bakit mo yan pagsisilosan? Oo naman. Sino hindi magsisilos niyan? Kada umaga, lagi mong hinihimas. Lagi mong pinapakain. Mas may time ka pa sa kanya, mas mahal mo pa siya sa akin. Ikaw na lang nanay mo. Sorry, selos na selos ang inay. Lumapit ang tatay. Hinihimas ang inay. Hayaan mo. Kung anong ginagawa ko sa manok, gagawin ko din sa'yo. Papakainin kita. Himasimasin kita. At itatali kita sa labas. Ha? At itatali sa labas. Kasama yung tali. Ay, parehas na sila ng manok. Patos na sila ng manok. Hindi na nagsaselos ang inay. Okay na yung pinakain sa inyo. Pati naman sinama yung pagtali sa labas, Josa. Kaya nga daw magsaselos. Patos na. Ayan, Tito Oji, kung si Don at si Sir Anthony okay naman, eto, talagang galing sa kampo ko. Yung nanay tatay ko. galing talaga sa kampo ko. Ang ina ng tatay, confirm, naghiwalay. Bakit? Nakita ng tatay, ang inay.
pagbukas ng kwarto, nakita ang inay at ang kumpare niya. Walang saplot. Ha? Oh my God. Ano ginagawa? Naglalabnaking. Ha? Oh my God. Oo. Nagsisipin. Nagulat. Nagulat talaga. Ang tatay sa nakita. Habang naglalabnaking ang dalawa, minapitan ang tatay. Ikaw babae? Maghiwalay na tayo. Napakalandi mo. Talagang kumpare ko ba? Yung pinapatulad mo. Tapos sabi ng inay, patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako. Tapos nabuwisit ang itay. Ay, bakit? Sabi niya, ikaw naman kumpare. Habang kinakausap mo kayo, itigan niyo muna yung ginagawa niyo. Galit na galit ang tatay. Tapos pinapagalit ang ayaw na ng kumpare. Istorbo naman kasi yung tatay mo. Saan ang kumuha ng asin ng itay? Saan nilagyan yun ng asin? Oo nga, ba't naman ganun si kumpare? Ayaw mo nang tumigil. Parang ko nalang sabi niya, patapusin mo muna kami. Uy, naku, napapaldo kayong itay. Tunay niya mula sa kampo ko yan. Nasaktihan ko yun. Bata pa ako. Ay, naku, dito, Audrey. Nung naalala ako. Nung elementary ako, grade 1 ako noon. Napagalitan ako ng teacher ko. Ang tanga ko daw, ang bobo ko daw. Bakit? Paano sa recitation namin? Nagtanong ang teacher ko. Sabi niya, class, ang talong ay isang uri ng... Sumuko agad ako. Sabi ko, ma'am. Hayop po, hayop. Napatukan ako ni ma'am. Talaga ka talaga ni ma'am hayop. Ikaw talaga, Diyosa. Napaka-bobo mo. Napaka-tanga mo. Ay, ang talong ay gulay. Hindi yan hayop. Sinagot ko si ma'am. Ikaw ma'am ang tanga. Ikaw ang nagkakamali, ma'am. Ang talong ay isang hayop. Ano yung hayop yung talong? Gaga ka. Eh paano isang gabi narinig ko sa kwarto, ang inay ng tatay. Sabi ng inay, hayop ang talong mo. Hayop ang talong mo. Hayop! Paano magkakamali ako? Dinig ko talaga sa inay. Sabi niya, hayop ang laki! Paano may pumasok na ko? O mga kulong. Ako may naalaala tuloy ako dito, OG. Bakit? Nung bata ako. May isang lalaki nakatakas sa bilangguan. Ayun, napasok ang bahay namin. Ako lamang ang kasama ng inay noon. Saka ng tatay. Ayun, ang ginawa ng lalaki. Ginapos ang itay sa bangko na nakatuwan. Tapos ang inay naman, inihiga sa kama. Itinali din. Kaya wala silang magawa. Tapos maya-maya, hinalikan ng lalaki ang inay. Pagkahalik, nagpunta ng banyo. Nung nagpunta ng banyo ang akyat bahay, kinausap ng itay ang inay. Sabi ng itay, mahal, yung lalaking yun ay takas sa kulungan. Mukhang matagal niyang nasa bilangguan. Mukhang matagal niyang hindi nakakatikim ng babae. Kaya kapag inalo ka niya, pagbigyan mo na. Lahat ng ipapagawa niya sa iyo, gawin mo na. Huwag ka na magreklamo. Dahil mukhang kriminal yan. Pag hindi ka pumayag, papatayin niya tayo. Kaya pumayag ka na sa lahat ng ipagagawa niya. Kaya mahal, be strong, I love you. Tapos ang salitang inay. Honey, hindi naman niya ako hinalikan. May ibinulong lang niya sa akin. Bakla daw siya. Ate kanya. Ang ibinulong niya sa akin, kung may KY jelly daw type, pampadulas. Ang sabi ko, mahal, nasa banyo. Kaya honey, huwag ka na magre-reklamo ha. Huh? I love you very much, be strong. Ay! Ano ba yan, nakakaloka? Nag-enjoy kayo yung tatay ni Josa. Kaya pala nakatulad sa mga. Maski ako nagulat nga din. Akala ko ang inay ang Diyos ko. Ayun, kaya pala doon yan naman sa tatay. Nakita niya. Ay, ganun pala. Mas okay pala yung ganun. Ay, naku.